Radiant Team Picking. Oracle. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire Team Ban. Night Stalker. Radiant Team Ban. Team ban. Radiant team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Team ban. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Welcome back dito sa Kuya Nick's page and dito pa rin tayo sa DPC China 2021. Sipa din nakalagay. Yan, and dito na nga tayo sa game number 3 ng Upper Division Elephant versus Invictus Gaming. So good evening everyone, don't forget to like and share na rin ng public yung ating live stream. Si Kuya Dina, patambay pa dun sa may inuman, hindi pa bumabalik. Chinachat ko, hindi ako pinapansin. Share nyo muna ng public yung ating live stream guys. Magandang gabi. Game number 3 na nga, kung gusto nyo magbet, please don't forget to bet and user code sa PNXBet na Lupon WXC. Kung may questions man kayo, PM lang po kayo sa Kuya Nick's page. Maraming salamat mga idol. Hello, kila ano? Ay, may update dito si Beatus Carlos, 1-0 daw in favor of Bren. Okay. Congrats agad. And yan, upwards din kasi natin yun, sila ma-jump. So hopefully, ayan, makakuha din sila ng panalo. Hello kala Adrian Vito, kala Bilog, Romano. Walang delay tayo dito sa chat. Pero kasi guys, hindi tayo, hindi pa natin nakukuha yung official broadcast dito. Meron pa na lang tayo sa C at saka sa NA. So dito guys, wala pa. So hopefully, ayan, sa susunod, makakuha na rin tayo ng rights dito sa China. Hello kala Renz Delgads, kala John Achuela, kala Boss Daniel Fuentes, ayan, kamusta? Hello sa inyo lahat, sa mga YouTube, sila Beato, sila Neil Layugan, Fantastic Four, Ismail Aki, ayan, kamusta kayo dyan? And first two picks na nga na both sides, Rubik, and then Night Stalker for the Radiant side, Dire side naman, Invictus Gaming, Oracle, plus Puck. So kinuha naman ngayon dito ng Invictus Gaming yung Puck. Very problematic kasi to for their side, lalo na lagi silang nagugulo sa T-Fight and yung potential minus 1 kasi. Kita nyo naman yung ginagawa ni Somnus kanina. Laging inuunay backlines and same itemization just like yung game number 1. E-Blade and then Dagon, automatically kulang agad ng isa yung IG. So pinrevent na nila yan na ma-pick ng elephant, kinuha nila and same bans pa rin just like tong ating first two games, 'di ba? Maliban na lang doon sa my brew master. Ayan, kasi nung game 2 na ano, hindi nung game 1 nakalusot 'yan eh. But for the side of elephant,
sila ngayon ang pwedeng kumuha ng Emperor Spirit because nasa kanila yung Keeper of the Light. Alam naman natin, isa yan sa mga combo ng meta ngayon, Keeper of the Light plus Ember Spirit. Kaso meron pa kasing ban dito yung IG, so they might ban out the Ember Spirit. So currently, we are on our third pick for the Dire side. So pwede sila mag-reveal dito. Or pagka nakita na natin yung third pick nila, malalaman natin kung ano ba tong pack. Kasi pwede tong position 4 pack, diba? And then position 5 Oracle. But for the third pick na Invictus Gaming, kinuha nila yung Phoenix. So, 4 Phoenix or 5. Basta supports tong Phoenix and then Oracle. And then pack, pwede tong position 3 pack, pwede ding mid na pack. Pero ayun, Ember Spirit, sinecure na nga dito ng Elephant, so double Searing Chains. And then Slate of Feast pala, ayun, Slate of Feast din. Mm-hmm. Ayan, shoutout kila Crawling Chaos. Hello kala Ken Cyrus. Ayan, good luck sa mga bets nyo. Hello kala Jeremiah Mauricio. Kuya Dina, patagay dun sa may inuman natin dun sa inuman dun sa may gilid nila, Boss Pau. So, bahala na muna sila dun. Chinat ko kasi si Kuya D. Di pa sumasagot si Kuya D. Ayan, napa siyang message. Pero pupunta naman siya pagka, yun, nabasa niya siguro. Nukala Roan Miles, guys, share nyo lang ng public yung ating live stream. Sobrang happy, happy ko na. Pero like and a pick naman, no? Galing. Galing, ha? Tinawag ni boss. Data ka to doon, tumatagay ko eh. Tumatagay, hindi. Tinawag ako. Nandun nga si Maui, dalawa kami. Guys, hello, I'm here. Hello, I'm here. Ako! Hello, kala Jerome. Rating pick naman for the side of Invictus Gaming. So, mm-hmm. Pwedeng kumuha dito ng carry yung Elephant, guys, Phantom Lancer. Hindi ako minom. Ito lang. Sola. Phantom Lancer, pwede nilang kunin dito. Siguro. Alam mo bakit sa Chinese Dots, hindi gumagamit ang Medusa? Ha? Ang carry kasi dito sa Chinese MK, Dots. MK, Ricky. Ganyan. PL, ano yan? Sabi? Galing ah. Ay, galing ah. Dahil kasi tablado siya. Dahil kasi nakauwi na si Pati. Hindi naman, hindi na makokotongan. Yun. So, sana makakuha nga ng panalo yung Bren. Pero balik na tayo dito sa may ito. Bakit game name Bren? Game name Bren? 1-0 na ang 1-0 na ng Bren. Nakanalo na ng 1 yung Bren. Mm-hmm. Nice one. Ano yung nice championship one. Na finals na? Mm-hmm. Finals na sila. Shout out kay tropa natin, CJ Rebo. Mm-hmm. Ng Bren Esports. Lagi rin dito sa bootcamp yan, guys. Mm-hmm. Ano din po dati Elephant 4 a.m. 4 a.m. boss. Namumula, di ba ako namumula? Hindi nga ako minum doon. Ayaw, mami. Nakita ko ta, shumat ka. Hindi, kumain ako shumay. Yung ginawa ko kaya matagal. May young chow eh. Hindi mo ako sasamahan kumain. Hindi ko naman tinawag. Hindi, sasamahan kumain. Sasamahan kita kumain, ikaw pa. Alam mo naman, mahal na mahal kita eh. Naku, hello kala Mark Ian, kila Adrian Vito, kala Mark Aldrin na supporters natin. Kaya sa mga mahal na mahal natin dito sa Lapon, si Dayan, si KJ, si Casey lamang sa inyo kasi araw-araw ko kasama sa kwarto yun doon sa streaming room eh. Yan talaga unang first pick yun. Magkakain yun ang una kong yan. Casey, kain. Kaso ang hirap kumain ni Casey. Hindi nakain yun madalas. Hindi, kumakain nga madalas, bawal na magutom yun. Oo, hindi nga siya nakain sa labas, puro sa luto. Hindi, may bilis siya, pag umaga may bilis siya sa palengke. Nandun lang sa rep niya. Si Casey po kasi ang kaisa-isang talent sa lupon na may sariling rep. Totoo, hindi. May sarili siyang rep eh. Meron. May sarili po siyang rep. Sana all. Kaya si KJ naman, labas-pasok dun. Guys, baka may gusto kayong, ano dyan, bilan kami microwave. Bakit? La, may kalan na ba kayo? Ka. Meron nga, meron. Microwave, dapat kami kasing ninong ni KJ eh. Nung sinabi mo doon live mo kay Dina si Dayan ka mo pinakahuli sa babe mo. Uy, sinabi ko ba yun? Hindi ko alam sa'yo, sa live mo eh, paano ko ito papanoorin? FPS yun, di nga, nahihilo ko doon. Anong PS? FPS! Live ko baka lakad yun, hindi Hindi ko alam. Maliit din yung rep ko yun. Hindi, pag si Casey yung nagbukas parang full size. Dede, medyo malaki yung rep ni Casey, no? Malaki, malaki. Mayaman yun eh. Mayaman yun si Casey. Guys. Mayaman yun. Dala mo may cellphone ngayon. iPhone 12. Yaman. Okay ng oil. Mapapasana all ka na lang.
Pero dito sa side ng elephant, carry yung kanilang uy, kulang. Ayun, AMP na na nila, but the lang, Phantom Lancer is Bristle still open. Ang kulat naman nitong Invictus, Bristleback offlane to, no? Mm-hmm. Pac-Mid, tapos Raid King. Pero parang wala silang ultra late game. Mm-hmm. Though maganda yung Bristleback ngayon para sa akin, ha? Hindi sa mga, hindi na-exploit yung lakas ng Bristle. Parang ang ganda ng mga changes sa item mm-hmm. para sa kanya. Kasi mm-hmm. mga spell steal niya, di ba? Pang kanya yung mga neutral items, mm-hmm. halos, tsaka mga bagong item eh. Tulad ng Eternal Shroud, yung mga ganyang item. So, tignan natin mga kaibigan kung paano. First time ko ulit makakita ng Bristleback pala dito. So, malay mo kasi, di ba, yung mga region na nanonood yan ng mga upper bracket din pa. Pwede rin kasi silang kumuha ng idea sa mm-hmm. ibang region eh. Na-apply nila kung effective ba sa playstyle nila. For example, eto, Tidehunter naman ng Elephant this time. Carry Ember. Spirit. Mm-hmm. Midnight Stalker, Carry Ember, offlane Tide, tama? Mm-hmm. Mamadaliin nila. Ganun yan. Yan. So, ang taba ng pisngi ni Diana. Ay, Boss John Paul. Shout out kay Boss John Paul dyan. Matangang sa pagpisngi sa ilong. Hindi naman. Hello, kala John Stephen Molina. Sino susunod na magkakasatin? Si Aki Maro. Ah, kaya man dito si Aki. Mm-hmm. Napanggabi si Aki, mala. Oo nga eh. Hindi, may lakad siya. Ba't ba nausog? May... Di ba't yung nausog? Di ba one usually? Hindi, one simula na yung nag-usually yung kasi, nagsastart yung kasi. Ngayon, four. China to eh. Hindi tayo si... Kaya nga. China ba ganun ang oras na simula? Mm-mm, alam ko. Si ang 1 p.m. Eh, magka-date lang, magka-oras lang naman ng China at saka... Ganun mo sa kanila. Tsaka si... Alam mo naman, priority ang China. Lagi. VIP. Makain yung napag-desisyon na nila na start, no? Mm. Pero... Ingat kay Kuya D. Matinik pa sa bango, sabi ni D. si Jason. Shout out si Jason De La Cruz ba yan? Yung tropa ko. Shout out kay Jason De La Cruz, kung ikaw yan. Shout out sa mga napaka-cute mong anak. Yan. Ooh. Tropa yan, tropa. Seller ng okay. item. Ah? Laba tayo, Jarn. Yabang yan, di ba pinapautang yan. Alam nyo, nagkakautang ako guys sa mga nagtitinda lang ng item. Shoutout nga pala sa mga pinagkakautangan kong ng mga item pag kailangan ko magbet. Si Jason, si Melvin, si Alexis, si Yota, yung bago kong inutangan ngayon, si Richard. Melvin kasi ipopost ka pag ano eh. Wala. Ano yun si Melvin? Homie talaga yun. Oo, oh, lakas ng amats din. Pero eto na, game number 3. Pakalala na natin ang both teams on the Radiant side. Pansinin mo naman Elephant, ako, Kuya D. Ryan Lucius Escabarte. Sa kanyang Night Stalker, Somnus. Sa kanyang Ever Spirit, Young for his Tidehunter. FY for his Rubik. And then Red Panda para sa kanyang Pharah. Sa kanyang Keeper of the Light. Emo para sa Buck. Flyfly ang Raid King. JT on the Bristleback. Kaka, Phoenix, and Oli on the Oracle. Shoutout nga pala rin sa mga TD natin. Yan. Si Eugene, ang mga si observer Amoj. Natin, si Amoj, si Rusty, at si Kuya Rebo. At saka si Edgar din, si Edgar. Dalawa na lang ba kayo nagpapalitan? Ayan. Natat, kila Boss Jason Sino? Dan, kila Mark Dan, kila Rafael De La Cruz, Chris the First Serna. Ayan, shoutout sa mga kasama namin dito. Shoutout Boss Lemuel Prudente, magandang gabi sa inyo lahat. Grab your dinners or snacks na para sa ating game number 3. Back to best of 1 tayo. And first to win to ng kung sino mang mananalo dito sa ating game number 3. First game kasi nila, first series kasi nila to dito sa upper division. And in terms of bounties, wala tayong nakita Smoke of the Sea temp coming from the both sides. But group up ang ating nakikita just in case mangyari ulit yung nangyari nung game number 1. So, umaga, pe-prevent lang nila. San team daw si Ame ngayon? LGD pa din. Ame. Nag-RNG ba? CDEC, okay. Mm-hmm. Pero, eto. Ilan ang viewers ng M2? Dami daw nanonood, ha? Pwede pag ako sinoutout mo, makikipag-swap ako sa aso namin na nakatali sa labas ngayong gabi. Sige. Okay. Picture ka na lang. Good luck. But in terms of bounties, 242 lang da naman tayo sa ngayon. Ayan. And mid lane natin, Pac versus Ember Spirit. Common mid lane matchup lang tayo. But yung Ember Spirit, yung flame guard niya, medyo mabilis-bilis lang din naman yan mabubura ng Pac later on.
Pero other than that, pwede sila dyang maglasita na lang din kasi meron naman silang way to dodge out each other's skill, face ship kay Puck or illusory orb out, and then yung Ember Spirit's Slate of Fist. So, ano? Slate? Slate. Slate ba yun? Mm-hmm. Diba slight yun? Slight. Slight of Fist. Basta yun na din basta yun. Basta yun na yun? S-L-E-I. Slate, slight. Ano din yun? Kanya-kanya tayo ng teacher ng English. Kanya-kanya basa naman yan eh. It's all up, yung iba nga, English na yung salita, iba rin yung bigkas. Pero okay lang, hindi naman nasusukat ang talino sa English. Tama, tama. Pero naaaros dito. Ay, try lane pala dito muna, magsustart yung elephant. So, fadebot, gusto mag-fadebot dito ni FY. Alam niyo, walang Icarus dive to. Fadebot, fadebot, fadebot. One more, fadebot. Ay, kulang pa. Hindi bumanda! Galit na galit, gustong manakit, gustong mapatay ni FY. Sayang. Oh, kakasaan niya ngayon. Kakasahan niya ngayon. Ah, Madu-ken! Tama ba? Boom! Nakuha pa nga ni Yang. Oh, Yang. Nagahanap pa na isa. Yang Diamond Bro. Ang taba kasi din mo medyo mabagal siya. Eh, si Kaka. Nag-level to ay, si Kaka. Ay, medyo nakahilag si Kaka. Sinuwerte pa. Ano? Complete the sentence. Sa silong ni... Kaka. Ayun. May Phoenix na dumapa. Kaya pala dumapa. Tinamaan ng ayun. Matanda. Ganda kasi nung ginagawa dito kayo ng elephant eh. Oo naka, try lane sila eh. Nirokagod nila eh, no? Try lane sila dun, pero with the 2 kills na nakuha nila on the top lane, Red Panda transition. Dito ngayon sa my bottom lane, ready to harass yung Bristleback and then yung Oracle. Ang katapat nila dyan. Oy, eto palang Raid King. Oh, tignan natin. Raid King off lane? Oh, parang iniwas lang. Oo. Iniwas kanino? Kay Tidehunter. Tidehunter. Basta mili kasi katapat na Tidehunter, mamamain niya eh. Pero raking, di naman usually na mamamo. Hindi, at saka mapipera kasi yung mga zombies niya. Doon sa may anchor smash. So, kailangan talaga nilang iiwas yan. Oh, binalik na nila yung Keeper of the Light dito sa may bottom lane. So, tutu na ang lane bigla ng elephant dito as they be able to secure 3 kills sa simula ng ating game number 3. Yup. And Eurus naman dito, nahihirapan siya. Mana lang ang kaya provide sa kanya dyan ni Red Panda. Oh, pwede po ba suggest kayo ng trusted na betting site, PNX Bet. PNX Bet. User code Lupon WXC. Imo. Message sa Kuya Nick Page for info and for bites or buying. Thank you. Ang rotation doon ni FY. Pero babalik siya on the top lane. Okay, to sustain or help yung Tidehunter doon. Pero bukod doon, uulit-ulit sa gitna ni Ruby kasi nga magpo 4 minute mark so kailangan niya tulungan yung Ember Spirit or etong Ember Spirit to secure yung Power Rune kasi si Kaka nagpaparamdam din. 4 minute mark na rin kasi 20 seconds before that 4 minute mark. Okay, harutan lang yung dalawang support. Same goes for the mid laners natin. Kaso sa pagkamatay kasi ng Puck on the middle lane, nakamiss siya doon ng isang wave. Oy, pero tignan fly, natin fly. Dito, Raid King. Okay lang din tong ano, you know, na Keeper of the Lighthouse Night Stalker. Double Void ba to? Double Void. Pero hindi pa. Siguro mga 2-3 seconds pa. Mabilis lang din. Oo. Ilang seconds ba yung minus nun? Level 1? Then ng ano, ng Chakra Magic. Yung chakra Magic. Yan. Level 1, 3, 4, 5, 6. Ah, so minus 6 seconds. Ilang seconds yung cooldown ng Void ng Night Stalker? Level 2 na yun. So, 11. So, 5 seconds pa ganun. Sa Bristleback pala maganda yun. Oo, baby talaga. Double pero, spray. Na eh, kalaban eh. Eh, fa yun. May pagbote. 5 minute mark naman din natin sa ngayon. Ako mukhang pabor yung laning phase natin dito sa side ng elephant. But in terms of securing the bounties, medyo pwedeng mahirapan yung Keeper of the Light dyan, lalo na't wala naman siyang disabled to prevent etong Oracle sa pagkuha ng bounty rune. And nakuha nga na etong si Oli yung nandito sa may baba. Okay, pero tignan natin. Naharasan lang, palitan lang na skill etong mga laner natin sa bottom lane. Night Stalker and the Raid King. Tidehunter. Anong gagawing item ng Tidehunter dito? Meron siyang Ring of Regen. Mag-hood ba siya? Oo.
Hood, yung Tidehunter. Pwede silang pumalag agad-agad. And Carry Night Stalker. Mm-mm. Pipe. Recta pipe agad dito yung Tidehunter para dun sa may bristle back. Tidehunter yung nasa taas. Tsaka si Euros din. Pero okay naman din tong Carry Night Stalker. Nabilis kasi yan. Ibig sabihin, Hunter of the Night, Taganim Scepter. Sabagay, ganun-ganun lang din. Okay, stocks are provided for JT. Kasi spotted siya dyan. Neto si FY. Mahaga kasi nito, level 4 kinukuha. Bape Fade Bolt. Dumating pa nga yung Ember Spirit para naka-win yung pinaghirapan niya rito. And ang dami nitong mananakaw na stock. Totoo. Going for face boots dito ngayon. Ito si Somnus. Kaka naman sumusunod na rin. Dahil meron naman din Observer Ward doon yung IG. Yun na, nga lang. Nalulugi hirap sa farm game yung ano. I mean sa laning phase dito ng IG. Sobra. IG, 6 minutes in 2K gold deep. Medyo malaki yan. Para dito sa side ng Elephant. And ito Night Stalker. Hindi naman siya nakokontest. So number 1 siya in overall. In terms of overall CS natin dito. Followed by his own Ember Spirit. And then the Puck. Tidehunter. So medyo lugi yung Raid King and Bristleback dito sa early laning phase natin. That's why meron 2K gold lead ng ganito kaaga. Somnus. Eto, samantala, maybe mamamatay ah. Na Dream Coil. Bigyan. Wala kasing pamigil dun si Red Panda eh. So wala siya magagawa kundi tumitig na lang din talaga. Saluhin, no? 2K gold lead nga. Sino pero ka, at kailan ka ba ng TNC? Vice, hindi ko alam kung anong exact date ng laban ng TNC pero Vice yung kalaban yung susunod nila. Execration, susunod na laban nila. 27 kalaban, Fnatic sila Raven. Malakas yun. Yes. Top lane mukhang mapupush ito ng Elephant with a catapult advantage din na meron sila. While yung Bristleback naman syempre shoving yung bottom lane to push din or to mirror kung ano man yung gagawin dito ng Elephant. Fly will transition sa jungle area kaso na, wala siyang inabutan. Pero dahil na-push up nila yung Raid King, I mean yung Raid King ba yung kinalis nila o BB? Pili ko BB. Ay hindi, Raid King nga. Raid King yun nandun. Makukuha nila tong tier 1 tower sa top lane ng medyo walang kahirap-hirap. And wala rin trade magaganap since hindi naman kayang ipush ng BB mag-isa yun. And Rubik also already rotating towards the bottom lane. Yep. Pero si Fly for his level carry to ay medyo mababa. Shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan, nakalaro ko ng Wild Rift. Yun, bounties naman will be, bounty will be nakuha secured. Nakuha ng ano? Or rune will be secured by Somnus. Oo, akala ko makukuha ng pack pero it's actually Somnus getting that. 4-2 yung ating scoreline, Ember going for Facebook. Ano tingin mo item, ang build ng Ember? Magic o physical? Magic. Facebook eh. Facebook? Yung binuo ng Ember. Ano ba? Ibang boots yung Ember? Nagtitreads ba yan? Travel. B.O.T. Hindi ah. Oo. Travel. May remnant siya. Pwede. Pwede naman eh. Sakaling ko to dyan eh. Nagtitravel ako dyan. Ha? Bakit? Ano? Kakompare mo sarili mo kay Somnus? Kasi sinabi ko lang. May comparison tayo ngayon. Para palumpalo. Oo, Vessel, ayun. Global presence yun eh. Ano ka ba dati? Di ba ganun ang build? Hindi, ang alam mo, ang na-chika sa amin ni Boss Pao na madaya sa ngayon, sa rank. NP, tapos i-BOT mo. Yun yung madaya. I-BOT mo kasi may libreng teleport. Oo. Kung saan nagpupunta. Ikot ka talaga nun. Pag nahuli ka, 20. Dati lang mo, si Boss Pao, anong rank niya ngayon? Ewan ko nga eh, kung ano rank nun eh. Pero dun siya nagpapaangat sa NP tsaka si Razor down. Eto going spammer, for spammer si Pao, kayaan ko nga yun, magbabalik Dota ako. NP, try AFK man. Farming. Oo, ganun lang yun. Iwan sa inyo, uy, pinahuli. Ano yan? JT Express. Going for Eternal Shroud. Ano yan? Solar Bind. Once na mas lumalayo ka dun sa pinagcastan nun, mas masoslow ka pa. Yeah, pero diba? Wala naman nangyari. Wala naman, masyado makunat ang Bristleback para dun sa gank na yun. Night Stalker, hinahabol. Kumbaga, dalawang kampo ng kasamaan. Isang skeleton at isang mana ng gal. Ang maglalaban dito. Lapat, ay, kumuha na naman yung ulti. Reincarnation. Back is here. Uy, slide of pace, tumama sa kanila. Okay, wala naman na din. Fly iiwas sa gulo. Nagamit yung, ano?
reincarnation ng walang kapararakan. Oo. Patagamit din naman yung Dark Ascension. Dark Ascension. So, medyo even lang din. Kaso yung Raid King, tatransition na sa bottom lane para mag-push going for... May Intuos Raindrop pala siya, kaya may naimbawa sa kanya kanina. Oo, magmamayadas and then going for Radiant. Saan nakakahanap naman siya dyan na mapagpa-farma niya? Alam niyo kasi walang susunod sa kanya dyan dahil nag-TP's nga yung heroes ng Elephant on the top lane. Sarap. Pero pwede nilang agresibuhan tong Raid King kasi nga wala tong reincarnation. Ako galing ang manay ko, hindi ako naglalagay ng reincarnation. Kahit level 12 na mga ganun. Next level play. Pero eto si Young Ravage is now available. And mukhang parang ko ito yung nag-swap tayo ng heroes, no? Pack na kuha ng IG, Tidehunter, kinuha naman ng Elephant. Yung Tidehunter kanina medyo MVP nung game number 2. Di talaga nabigyan ng chance ang pumindot ng BKB yung ano. Draw Ranger. Draw Ranger. Yup, yup. Hindi rin pwede mag-dive basta dito itong... Elephant. Kasi ano eh. May Oracle eh. Ah, ang maganda. Kung ang tanong dyan, kung bubuhin niya rin yung ano, Arcane, ano, Arcane Dagger. Nino. Nung tight. Para mabilis lang yung Ravage. Eh. Ayan, kasi magda-dagger naman din siya eh. Nakita mo kanina, sobrang bilis ng CD ng Ravage. Mm-hmm. Pag umabot din to ng late game, isa naman yung sa mga situational items sa din for Tidehunter. Lalo na kung makunat na rin naman siya. Okay, Ruby, kuwento. Hindi, ang automatic pala yun, no? Ay, hindi. Automatic pala yun ang bibili ng Enigma, no? Alam. Yung Arcane Dagger. Kasi matagal ng cooldown ng Black Hole. Pag ginamit mo yun, minus 20% yata. Yes. Ember Spirit, anong binili ng Ember Spirit direct? Kasi nag-earn na pala tong Ruby, eh. So, anong kinuha niya? Magbe-Maelstrom. Okay. Pwede nga. Pero coil ngayon Glipner dito. Glipner kaya bubuhay ng Ember? Hindi. Sayang ato sa kanya, Somnus. Kasi may Searing Chain naman eh, no? Mm-hmm. Okay, unti-unti na naghahabol yung IG. Nasal Wu. Nasal Wu, nandito yung Tidehunter though. And tignan natin. Solar Bind. Okay, so nadedepensahan yung dalawang tier 1 mid towers natin. But yung dalawang carries natin, happy farming lang. Farm build lang on the bottom lane. Hindi, pero nalulugi itong elephant dito. Yung... Ember nila, ilang namamatay na dito eh. 5-3 scoreline natin. Medyo mababa kill count natin. Pero, medyo nakikita mo kung, kung ano eh, no? Na medyo hindi sila talaga nag-overcommit sa mga engagement. Unless, ano lang, sigurado or decisive sila na makakakuha sila ng kill. Mm-mm. Tsaka, ang hirap din pasukin itong Bristleback na to. Ang tagal niya patay, tapos pag malapit siya mamatay, may false promise palagi. Ang tanong, sino mag-a-isolate dun sa Oracle? Arc Ascension, pin-up na rin. Aghanim Scepter ng Night Stalker, medyo malapit-lapit na. Less than 1,000 gold na lang ngayon. 200 gold away para doon sa may kanyang Aghanim Scepter. Yung nga lang na-force kasi yung Dark Ascension niya. Hindi, so, baka na lang din. Tamang disengage. Pero alam ng IG yan, kaya nag-smoke sila. So, hintayin lang nila mag-wear off yan. And they will be willing to engage na etong side ng Elephant Game. Yes. Okay, so JT, medyo matapang-tapang siya dito. Alam niyang wala kasi ding makakakaya sa kanya dyan. Tsaka yung Urn of Shadows ng Rubik, wala pa ding laman. But eto si Urus. Ginamitan ng Champagne Supernova. Ito niya sa pakin. Ravage committed, pero saan? Andyan na daw si Red Panda eh. Pero nasaan? Si Ember Spirit. Para saan yung Ravage? Uy, false promise. False promise sa sarili. Mapapatay yata nila. Ember Spirit, ayan na. Telekinesis. Aray ko, puputok yan. Puputok. Maubos yata dito yung IG. Nararamdaman ko, dalawa na yung mamamatay pero may reincarnation. Tayo naman pala yun. Ayun. And si maybe will fall down. Somnus maybe will go. Tidehunter, delikado. Wala siya masyadong buhay dito. Pero medyo makunat siya with the Hood of Defiance. Pero pwede siyang ma-stun dito. Bristleback trying to dive him. Here comes the stun. Merong kunat. Pero mamamatay din talaga. Ganda rin ang ginawa doon ng IG. Finortify nila yung creeps. Dahil lahat sila na under the tier 2 bottom tower ng Elephant, para hindi sila yung i-right click doon ng Torre and hindi rin makakuha ng isang wave yung Tidehunter before siya mamatay. Pero yung pa kasi dito ang pinaka main plan ng ang main plan ng pack is ilalapag niya lang yung coil niya once na dumating na yung Ember Spirit doon sa team fight. Kita mo Ember Spirit late na nga siya dumating na ibigay pa doon yung Ravage pero walang counter initiation ng pack. Sinita niya talaga yung pagdating ng Ember Spirit. Ember Spirit kasi nandito pa siya sa may top lane kanina eh.
Diba? Nagtipil lang siya papunta dun sa may bottom lane nung kaya na nilang patayin yung Oracle. And dun nagamit na ng Oracle yung false promise niya sa sarili niya. And with that team fight, etong IG kahit papano nakapag-regain naman din sila dun ng farm and ng map control. Kasi kanina medyo nalulugi sila. Pero eto na yung chance ang bumawi dito ng Elephant Gaming ha. Night time, meron silang Night Stalker. They will have the natural advantage sa ganitong facing. And Night Stalker do kanina kasi na-isolate si Euros, di ba? Mm-hmm. Siya yung unang namatay. So, siya yung carry. Medyo nagka-problema yung team niya ron. Magwala siya. And anong next item ng isang Night Stalker na nag-first item, Ags? Okay, tingnan natin. Ano yung first item niya? I mean, yung next item niya? Ganim Scepter. BKB. BKB na agad. Kadalasan. Ang next ko, item after that Aghanim Scepter. Alam mo, bigla akong naisip. Ang ganda rin pala talaga ng Arcane Dagger. Ah. Hindi lang yung Arcane. Lahat ng upgrade kasi sobrang ganda talaga. Kaso parang hindi mo priority. Oo, hindi mo siya mararush din kasi medyo mahal. And pang late game din kasi siya. So, tignan natin dito. Ravage. Ember, wala pang nabubuong item eh, no? Naghirap. Gutom-tong Ember Spirit nila, gutom. Yung Ember Spirit ng Elephant, ha? Reaper of the Light, so mukhang may plano sila dito. Ravage is now up. Same goes with the Dark Ascension. Kapag deward, pwede sila dito mag-amok ng gulo. Kulang tong ginagawa ng Elephant dito eh. Dahil gabi ngayon, hindi dapat, feeling ko, engage lang sila ng engage mm-hmm. eh. And mukhang ito na nga yung gagawin nila, Kuya D. Para siyempre, kahit pa paano, lagyan na rin ang laman yung Urn of Shadows ng Rubik 6-6 and 2K Gold for the side of IG. Elephant is now finding a kill nahuli and nahuli nila ito si Kaka. Si Phoenix will fall. Tier 1 tower makukuha ng walang contention dahil dun sa Phoenix death na yon. And tignan natin kung ano pang objective or ano pang kill ang pwedeng makuha dito for the side of Elephant Gaming as they are assessing yung mga option nila dito. They have a solid 2.5 minutes bago mawala yung gabi nila na advantage dito. Pero mukhang magpa-farm lang sila muna sa may jungle nila. Mm-hmm. And Euros naman din, ayan na nga, 150 gold away from the... Aghanim Scepter. Isang void lang yung buong creep wave. Mm-hmm. Pero medyo idle ulit tayo sa ngayon. Ito yung ano eh. Hindi ko alam kung gusto ko ba sa pagka-Chinese Dots din ang kinakast ko. Very play safe kasi sila, no? Kung mapapansin mo, Kuya D. Systematic kasi. Systematic mm-hmm. sila eh. Kumbaga, hindi sila basta-basta nagpapadala sa bugso ng damdamin nila. Which is, pwede mo sabihin boring, pero mm-hmm. para sa kanila kasi that's the right way to play it. Yun talaga yung meta dito, guys, sa... China. Lagi safe, namang topdog ang mga Chinese eh. Sa mga, dahil sa ganun. OG exception, pero alam mo naman yung Chinese dots eh. Parang ano talaga sila eh. Staple ng pagdodota eh. Truly. Medyo okay na nila pag nakakatapat nila yung mga teams na medyo chaotic maglaro. Yung mga, ako dati naniniwala ako mga Pinoy kahinaan na Chinese eh. Unpredictability. Hanggang ngayon ba naniniwala ka? Mga Pinoy, malalakas talaga magduto. Ano yung search sa Shopee para sa Steady Gold Tip? The Armory Boss Paolo Telan or search mo lang dito sa Facebook, The Armory, kasi mm-hmm. meron na tayong Shopee link dun sa may, ayun na, sa Facebook page natin. Pero ito na, 4 months walk of the seat. Habang gabi pa, susulitin na to ng Elephant. Ano, courier ba muna bago kill? Ayun na nga nakita nila doon. Yung courier dito ni JD. JD na si Ring Chains. And JD na sa slow. Ma-isolate the Solar Vine. Nasa walang mga teammate dito ha. There comes the isolation rubbish. Yun. Just to make sure na mapipitas sila yung Oracle dito not being able to pop yung kanyang ultimate dito. Phoenix mapasok sa loob. Pero ang tagal mamatay dito. Layo na ng Supernova. Back, pero Supernova medyo malayo. Here comes the Dream Coil. Makakapag-grade sila ng enough distance para hindi sila maklip ng Supernova. Night Stalker will fall but already 2 down on the side of IG. They might be able to get their second kill dito as the Tidehunter will fall making it a 2-4-2-3. Ember Spirit with a slide to piece, double slide to piece actually gagamitin niya rito. But the Raid King now fronting line, now front lining para sa kanyang kumpulan dito. Gagamitan, tatamaan ng Illuminate pero already going down ng Rubik dito. 2v3 at the moment para dito and the Raid King will try to chase. Wala yatang charge itong Ember Spirit para sa kanyang Fire Remnants and that's a solid win for the side of Invictus Gaming. Yes, kumbaga advantage nga sana yun for the side of Elephant. Hindi tumama sa kanila yung Supernova pero kasi pagdating ng Raid King, yung Raid King kasi kahit na
Ayun na nga. Radiance Reveal din kasi yun for Raid King eh, no? Meron na kasi siyang Radiance, tama ba? Ayun. Atagal din kasi yung promote line ng Bristleback bago siya namatay. Truly. At saka dumating na kasi doon yung Raid King. Sobrang on time na rin kasi niya eh, oh. Kumbaga, wala na ibibigay Ravage, wala nang pipigil sa kanya, and wala na magbaburst. At saka tulad nga na sabi ni Kuya D, hirap na silang patayin yung Bristleback, what more pa, etong Raid King, last silang ganong pang burst dito, yung mga supports ng Elephant, sobrang lalambot lang din talaga. And easy Roshan for the Dire side with the dati fight nga na naipanalo nila, even wala silang ulti dito, kung wala rin naman didepensa, and the GA, this will be secured by JT. Oh, and now a 4K gold lead para dito sa side ng Invictus Gaming Nightstalker. This is morning. Wala pa siyang BKB, so he won't be able to protect yung kanya sarili from the Dream Coil coming in from the back. Pero magtatago siya rito. Here is the silence. Mapapatay ba etong Nightstalker or Raquel with that fortune's end to stop him on his track? And that's the boss one Nightstalker going down once again in favor of Invictus Gaming. Yes, nagpalit na ng item ko yun, di yung Night Stalker, kita mo, sa aggression na nakukuha niya dito sa side ng IG, magbibigay na lang siya, hindi na muna siya nag-blink dagger. Kasi ang daming pumipigil sa kanya eh, kailangan kasi nilang masolusyonan yung coil habang yung Puck dito hindi pa nag-aaga ni Scepter. So BKB is a must talaga para dito sa side ng Elephant. Ganun din si Raid King dito, magbibigay, pero pagka BKB kasi neto, I do think na wala na makakapigil sa kanya eh. Indeed, and 6K gold lead now para sa Invictus Gaming dito. And nakikita na natin na nagsisimula nang kumawala itong IG in terms of the gold lead. They are now up by 6,000 dito. And ang ganda pa ng mga nakukuha nilang items dito. Raid King also going for his own BKB. Sasabayan niya yung BKB ng Nightstalker dito. Pero of course, Raid King is the natural carry dun sa dalawang hero na yon. So I think meron sa kanyang advantage dito. Tidehunter will get caught sa may tree line, pero Ember Spirit dito ni Maybe will fall, and that's a killing spree para dito kay Emo. Nakakatapos lang i-build yung kanyang Yule Scepter dito. Piling ko tinagagamitin niya rin yung Yules pangtanggal, pang-debuff sa sarili niya or pangtanggal nung Flame Guard nung Ember Spirit, kaya niya napatay yun. Yup, and okay, pack naman din. Same atomization, just like yung kay Somnus kanina, nakatagon nga din. Pero Eternal Shroud and then Lotus Orb completed for JT. So kayang-kaya na nga nitong pumronta. Whereas itong Elephant, kahit papurontain nila dito yung Tidehunter, medyo malambot pa rin kasi for me, itong Batrider nga na Elephant. Ito tayo yung up na. Dun sa Raid King. For Tarask pa pala yung Bristleback, kuya di. Sobrang unat niyan, Bristleback. Lotus Orb going for Heart. How to take down yung dalawang core hero dito ng Invictus Gaming. You might be able to hit your Ravage, but the Raid King, he do have his safety, which is yung kanyang reincarnation. Bristleback being naturally tanky. Very hard to take down din. With, of course, the addition of the Oracle on the lineup. If you won't be able to address yung Oracle properly dito, di ba? Parang boset na yung magiging engagement para dito sa side ng Elephant dito. Yes. And tingnan natin kung paano nga ba didepensa dito yung Elephant. Do think na sobrang lugi na rin nila. Aegis is still up. And ito yung gagamitin siyempre ng IG to push out yung tier 2 top tower pa ng Elephant. Same goes with the tier 2 mid tower dito ng Elephant. Fly pumapronta na rin siya. Going for Silver Edge yung Night Stalker. Pero hindi niya na talaga masasabayan pa yung farm ng Raid King. Kasi Raid King naka-Radiance. Tsaka wala siyang makuhang safe farming space sa ngayon. Tinan mo yung ginagawa ng Night Stalker. Nakahuli na naman ng pack itong Ember Spirit dito. Yung Scepter to remove the Flame Guard. Here comes the silence. Stun not being cast though. Pero Slide of Wisdom, makakatakas pa nga siya rito. Nabigyan siya ng pagkakataw makatakas. Gagamitin na naman niya ang another Fire Remnant to be able to escape. Another one as well. Slide of Fist, Searing Chains, ayun, Connection. Tinawag. Tinawag siya ng Keeper of the Light. He will be able to escape, pero sayang kasi kung mamamatay pa siya eh. Push out of the lane. Top 3 hero din. All the, on the side ng ano? Yes. Ng IG. Mm-hmm. And double damage pa nakabote parang ngayon dito kay JT. So, yung baga parang Bristleback na nga ang gagawin nilang damage dealer. And then frontliner sa side ng IG. Plus hindi lang yan. Kuya di, madami kasi makunat na hero sa side ng IG. Plus meron pa silang Oracle. Nung maghahirap ka nang patayin itong heroes ng IG, tapos may presence pa ng Oracle of False Promise. Kupo, di ko na alam kung paano ba makaka-burst dito
itong elephant. Pero pwede gawin nila dito is sintayin na lang yung timing ng Aegis. Meron naman sila pang counter go dito which is yung Ravage. So pa-expire na lang muna ng elephant yung Aegis na hawak ng Bristleback. So let's see dito. May Dunter ang frontline para dito sa side ng Elephant Gaming, Ember Spirit. I don't believe na meron siyang enough damage to burst down anyone. May BKB siya. Maelstrom lang yung kanyang damage item dito. Nightstalker, nag-BKB and ganim Scepter siya. Pero wala pa sila masyadong damage, you know? Yes. Pero, Okay. Aegis is now expired. Going for AC nga. Etong rating shout out sa inyong lahat diyan. Ayun, meron naman po tayo ding delay dito sa China kasi hindi pa po natin nakukuha yung rights dito sa China. Meron lang po tayo muna sa NA and then sa Southeast Asia. Smoke para dito sa side. Here comes the next talker flying in. May mahuhuli pa siya rito. They'll be able to spot etong raking pero raking immediately turning on them. Here comes the Tidehunter Supernova will be used ng Phoenix dito. Dream Coil will connect pero the Supernova won't be able to clip anyone. Ravage is still available and on the backside Oracle will be isolated. Pero tingnan natin kung mapapatay ang Oracle dito. Patuloy lang siya, nagtatago dito and mamamatay siya. So slide the damage para sa side ng Elephant and they will be able to clip the Oracle. So is the Phoenix and they might be able to take down then etong side ng itong mga ibang cores ng Invictus Gaming. Pero may mahuhuli rito and this is the Tidehunter. Hindi sila umi-engage, hindi ko alam bakit. They do have the numbers advantage. Searing Chains connecting pero makakapag-face ship ang pack dito. Hindi nga lang siya makakapag-slide of his. The silence is there and they will be able to take down the Raid King. Priso back the last man standing. Raid King reincarnation pop pero lalaban dito ang Elephant as they will try to turn this around. Rubik with the stolen Raid Fire Blast. Pero Bristleback, syempre, pag nakataliko dyan, kaya nga siya tinawag the Bristleback, eh makunat siya. Back. Nuts, maku. Hoy, pero Keeper of the Light, inahabol, though wala nga lang pang-ansel dito. Itong Bristleback, Somnus, patuloy na nakikipagkulitan. And Somnus, saka-cue sa kanya as of now is Radiance, ha? Pero, tataka siya. Micro ayun, lang. Pero yun na iwan. Parang di na dapat dun pa tumakbo yung Ember kung alam niya kung nandun na may Ruby. Si FY, na Lehu. Oo, nahuli pa dahil sa Ember yung Rubik eh. Pero, kung tutusin, panalo pa doon yung Elephant ha. Kaso nga lang, naunti-unti kasi sila dahil nga doon sa may rating na meron na rin palang BKB. But good target for the side of Elephant. Inuna nila doon yung Oracle para ma-prevent yung double life dito ng kung sino mang pagbibigyan niya sa side ng IG. Kasi, rating, may reincarnation tapos bibigyan mo pa, halimbawa, ng isang buhay or delay doon sa may ganyang pagkamatay gamit yung false promise. So, sabihin, kung kaya naman pala i-burst down ng Elephant yung Oracle, pwede nilang hindi gawing problematic yung Oracle dun sa mga next team fights pa na mangyayari. And good timing din kasi yun for the side of Elephant, night time. Which is timing talaga ng Night Stalker. And tignan natin dito kung ano yung mga nakuhang bagong items para sa magkabila ang team natin. Solid 10k golden pa rin para sa side ng Invictus Gaming. Pero team fight na previous ha, mukhang lumamang yung Elephant despite the gold deficit na hinaharap nila rito. And item check lang tayo mga sir. Itong Raid King, meron na siya ngayong AC. Okay. Ang bubuhin dito ng Nightstalker, Silver Edge yata para matanggal nila yung Silver passive edge ng Bristleback. Yes, even ng Raid King. Ayan, madabi-dabi may passive din dito side ng IG. Tsaka makakunat din kasi yung mga heroes para dun sa may break. Ito gusto ko tong Radiance tagi. Somnus, Radiance naman. Ang mali din yan tong Radiance eh. Tingko sakto lang din naman. Hindi kasi lagi matagal naman siya sa team fight, di rin naman siya ma-lockdown. So the more kagaya kanina, the more na matagal yung Ember sa team fight, talaga nakakapag-dish out siya ng damage with the use of Flame Guard. Syempre tamang DPS lang, dagdag din syempre diyan yung Radiance pag nabuo niya do sa Flame Guard damage na even though hindi siya nag-hit ng normal, slight of face at saka yung Damir Fak na nandoon siya. Ibabawas talaga, babawas siya rito. In the long run lalamang. Direct ban, pa-ban nga po netong dyan. Oo, pa-ban nga yan. Pa-check na lang po. Thank you. 4 months walk of the seat coming from the side of IG. Nearest target nila is this Tidehunter. But medyo makunat-kunat. Etong siyang. Kaso yung apat nakatingin ban sa kung saan man pupunta yung Night Stalker. And wag lang sa makikita doon ng puck. Kaso nakaiwas naman na.
Eto, Night Stalker. And FY and Red Panda is pushing the top lane ng IG. Pero yung ating next Roshan is now up. So, kailangan maramdaman to ng both sides para siyempre makasecure ng enough towers and then kills para makapag-high ground after that. So, tignan natin dito. 4-stop ang naka-queue para kay Oracle. Glimmer Cape. Meron siyang lens. So, mataba yung cast range ng kanya if ever. Pero feeling ko mas okay blink sa akin dyan. Mm-hmm. And tignan na lang natin kung ano bang plano ng both sides. Sa ngayon kasi wala pa rin silang kumbaga plan din na pinapakita or move na, na pinapakita kasi Roshan is na up eh. Kaninong courier yung nasa Roshan direct? Sa ang side yun? Yung nasa Roshan. Nightstalker, BKB. Ayun kay Oracle. Kaya pala itong IG na nga ang nauna sa Roshan. But the Ravage is there. Yun nga lang. Meron na rin Shadowplay dito yung Nightstalker. So yung backlines dito ng IG, kailangan nilang mag-provide ng early information dahil yung, ay naku, nandyan lang sa mitapat ng Roshan yung kanilang detection. Pero hindi naramdaman ng Elephant yung napaka-uncharacteristic nun ha. Hindi, wala kang vision, hindi mo man lang sinilip. Totoo. And for sure, alam niyo dapat na nag- Roshan na yan. You are facing yung ganitong klaseng lineup and Aegis is everything. Pag nakuha nila yan, sobrang mission impossible na nang pwede mangyari pag team fight laban dito sa side ng IG. Yep. Okay, Young is trying to tank the damage ng IG. Kaso tingin ko, kung pako natin lang labanan dyan, pero bristle back tayo dito eh. And Aegis is on bristle back sa Anskis naman na kay Puck and Abyssal. Blade is completed na nga para dito. Ay, Bristleback yun, no? Yung mag-aabisal. Ayan. Bristleback, nakaabisal na. Sipin mo, pareha sila ng itemization dito ng Raid King, Kuya D. Magapareha silang carry. Abisal na yung BB na unahan pa yung Raid King. Night Stalker, malayo pa to sa gusto niyong item. Ayun, no? Abisal Blade nga. And going for Halberd naman Ember, yung Ember, ano na item? Kasi may Lotus Orb. Fuel Scepter, pang dagdag. Save lang sa sarili niya. Mm-hmm. Setup na rin siguro. Yes. Iba po yung Elephant dati sa Elephant ngayon. 4 increment na po yung Elephant. Ayan, pinigap sila after nung 4 a.m. na mawala. Ayan, Elephant ang kumuha din sa kanila. Iba yung mga nakikita niyong Elephant din dati, guys. Mga Elephant. Yung mga tinitweet ni Maarte, kung makikita nyo man yun, yung mga, ay, tweet, yung mga post ni Maarte. Si Maarte, ano rin yun, no? Wala siya pakialam sa mga iisip na iba. Talagang opinionated yung taong yun. Minsan mali-mali opinion nun eh. Kasi mali-mali rin yung mga carry niya eh, tsaka support niya. Nagso-support siya ng carry, tapos nagki-carry siya ng support. Yung pala yun, truly. Gyrocopter support, Phantom Assassin support. May nagsabi na kaya kay Maarte na cancer niyo, sir? Hindi. Si Maarte, pag halimbawa sasabihan mo ng ganyan, kasi ginaganon siya ni Jules, sasabi niya, I play for fun. Ganon talaga siya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Abyssal Blade by JT. FY. Pero walang detection. Kasi malayo ito masyado. Masyado malalim yung pasok. May mahuhuli. Yes. Life, life, life! Reincarnation yan. Dark Night Ascension. Stalker. Here comes the Dark Ascension. Pero bakit patakbo sila? Di sila pa abante. Hindi ko din alam. Pero baka dahil may creeps na. Or may sa dun sa likod. May Fairy Dragon na lumalanding Fairy. May mahuhuli pa nga. And tignan natin kung ma-isolate nila. Night Stalker, nandito. Nakatago, trying to spot yung mga kalaban pero spotted din siya. Euros. At mukhang makakapag-deward sila. Pero tignan natin, is a sleight of peace. Gagamitin searing chains. Hindi pa lang ginamit. Okay. Hindi kasi napindot. Namatay lang yung pack. Namatay lang yung pack. Hindi kasi napindot ng pack nga yung cheese. Meron pa naman siya sanang cheese doon. But double damage will be picked up. Masarap ka laro si Dorot. Masaya. Masaya kung na masakit. Kung hindi ka concerned sa masaya na masakit. MMR mo. Pero lift. Kay JT, sobrang tapang ng taong to. Kaso di nila alam, pagbalik ng Raid King, merong double damage yan. Ando na nga pumasok na yung Raid King, pero pumasok napapalabas sa classroom. Sa maling liga. Oo, dito meron pa tier 2 mid eh. Ay, hindi, wala na. Nag-ano lang. May Ravage pa, hindi pa tapos to.
pwede pa tumalong yung Invictus Gaming dito. Dating, pero nasa Solar Vine. Ayaw makiyang pa si Flyfly, oh. Ah! Na sa second skill ng Oracle. Pero, naubos ulit ang creeps. Ayoyoy! Tayo-tayo lang. Double core. Meron sa ngayon yung IG. Pero Flyfly, baba na HP. Acai Balls Promise! Acai Balls Promise! Hindi siya tinitinde. Meron siya yung reincarnation eh. Oh, ayun. Bilis na nga pala ng cooldown niya. 40 seconds. Di level 3 na kasi. Oh, yes. Yung Drizzleback ang kailangan nilang protektahan. Ayan. And Drizzleback Sage is going to pop. This could be a disaster. They try to isolate. Here comes the back with a silence. Sidehunter being silenced. Ng Supernova being pop. Hindi nila man normal. So this Supernova will connect. Ember Spirit will be able to dodge that. But the Night Stalker already going down. Abyssal Blade will be used. Sidehunter with a silence. Here comes the Ravage. They managed to take down two already late. Ravage from the Tidehunter and that's two cores. Ay, hindi. That's the Rubik going down pala. Oo, wala ding buyback sa ngayon dito. Itong Elephant and Emote. Tinatry niyang bugawin yung mga heroes dito ng sobrang Elephant. Sobrang tanky, sobrang daming save. With the Aegis as well and Cheese on their sides. It's very difficult to win a straight on team fight against this lineup by Invictus Gaming in this current situation. Raking. Refocusing his attention towards this tier 3 tower in the mid lane. Already trying to take it down. And Phoenix on the backline with a sustain. Here comes Abyssal Blade coming in from this Bristleback. They know that walang Ravage dito. So they are very confident in taking this fight. Because of the 3v5 situation then that they currently have dito. And they'll be able to take down itong second set of racks. Reincarnation will be popped. Pero wala na silang enough damage dito. BKB will be used by the Ember Spirit today for this team fight. Pero BKB ginamit na rin ng Raid King. Gusto nilang lababan dito. Walang namang mamamatay. They go for the chase. Pero mukhang magkakaroon lang ng bait-in. I think ready to fight din tong side ng Invictus Gaming Night Stalker. Popping yung kanyang Dark Ascension. Gamit din ang Dust of Appearance. They'll be able to spot the Oracle. Oracle protecting yung kanyang sarili with the Lotus Orb. He is very low on HP and he will fall. Without using yung kanyang ultimate. Instant buyback coming in from the Keeper of the Light. Tidehunter. Wala pa rin siyang Ravage dito. Abyssal Blade ginamit dito. Sleight of Fist. They're trying to micro itong dalawang tanky hero. The Raid King and the Bristleback, but it's very difficult to take them down. They decided to go for the Phoenix. The Phoenix protecting yung sarili niya for the Shield Scepter, but the Phoenix will fall. So two supports goes down. And here comes the instant buyback. Rubik is still down, and they want to go for this fight. Ravage not yet available. And Phoenix with the buyback, they want to go for this engagement. Once again, knowing that the Ravage is down. Nightstalker popping yung kanyang Silas dito. Pero mamamatay rin siya, and the Supernova will be used. That's three heroes dead without buyback. Walang mukhang mga kamoy reverse sweep. GG, para dito na. Itinawag na ang GG. Tatlo dag buyback dun sa side ng Elephant eh. Plus, na-drag kasi ng IG yung last team fight up until their bottom outpost. So, pagpatay ng Phoenix sa kapag buyback, nakabalik, nakatulong dun sa may team fight and nakapag-sustain. 2-1 in favor of Invictus Gaming. Reverse sweep. Ang tanky sobra nung lineup. Mm-hmm. Paano mapapatayin yung Raid King Bristleback na may Oracle na Phoenix? Yung dalawang tao sa likod, taga-heal, taga-ano. Yung back naman, trying to isolate yung mga follow-up. Maganda yung synergy ng Invictus Gaming and outlasting itong Elephant. Elephant winning game number 1 in a very dominating fashion. But yung game 2 and game 3, heavily favoring Invictus Gaming as well. So, unang panalo ba yan? Ng, talo yung simula ng Elephant dito sa kampanya nila sa China Upper Division. Ayun na nga. And shout out sa inyong lahat. So, thank you. Meron tayong 6 na nag-support ngayong araw dito sa ating ayan, live stream. Shout out sa inyong lahat dyan. Draw to 500 supporters. Kung gusto nyo mag-support, click nyo lang yung become a supporter. Meron tayong exclusive perks dyan. Ayan, meron tayong group. And then giveaways for supporters. Yung PNX Bet Voucher and then Arcana. So, 99 pesos lang yan guys. Mag-support na kayo. Shout out sa team Facebook and then team YouTube natin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi na namin papatagalin pa. Magpapaalam na kami. Kami ang inyong magiging caster para sa series na to. This is Squiddy and I'm with Dayanara. Now signing off. Thank you guys so much. Bye-bye.